sa umagang ito. Kami po muli ang mga manggagawa ng Nestle na sa kasalukuyan ay umabot na sa 6 na taon at kalahati sa aming pag-uwiga dahil sa usapin ang aming retirement na kahit dati nang may desisyon ang tataas-taasang hukuman ay hindi pa rin ito sinusunod ng management ng Nestle. Napakalinaw ng sinasabi sa desisyon ng tataas-taasang hukuman, lalong-lalo na sa kanyang desisyon tunal na inilabas niya nitong nakaraang March. Ito po March 2008 at naglabas na ng entry of judgment itong Korte Suprema. Sinasabi na inuutosan ang management ng Nestle na makipagharap na sa negosasyon at pag-usapan ang retirement sa loob ng CPA. Yan po ang napakalinaw na final decision ng kataas-taasang hukuman na magpasa hanggang sa ngayon ay hindi sinusunod ng management ng Nestle. Sa imbes na sumunod sila sa desisyon ng kataas-taasang hukuman ay samutsari na namang eskema ang kanilang ipinakikita. Pamakailan lamang ay nagpatawag na ang Department of Labor ng isang konferensya upang pag-uusap ang mag-arap ang management ng Nestle at ang mga manggagawa ng Nestle. Ngunit ang management na ito sa hindi ko sumunod sa desisyon ng kataas-taasang hukuman at sa ito ang Department of Labor kaya nga, ginagawa namin ang pagkilos na ito upang ipabatid sa malawak na mamamayan ng Nugan at ng buong Kabuyaw ang totoo na nangyayari sa aming laban. Ganun din ang totoong katangian ng management ng Nestle na ito na sanay na hindi sumunod sa mga batas na humihirap sa ating bansa, ganun din sa mga kautosan ng kapastaatang hukuman. Kung kaya nga, ang ginagawa namin sa pilos na ito ay ang hustisya na matagal nang inaasam para sa mga manggagawa ng Nestle, sampu ng aming mga kapamilya. Kaya po, sa lahat ng mga mamamayan, ang inyong pong suporta sa alam nating legal at makatwirang laban naming mga manggagawa ng Nestle ay patuloy naming inaasahan kahit man lamang sa pagpaboykot ng lahat ng produktong gawa ng Nestle. Habang ang mga manggagawa ay narito sa salabas at nakikipaglaban pa sa alam nating legal at makatuwirang laban natin sa usapin ang ating retirement. Kahit na una pa ng beses na siyang maglabas ng desisyon ay nito
ang kapil ng aming laban dito sa management ng Islip. Binabangkit ng gusto ng kabahat-tahatang hukuman na ang retirement ay balibong isyo at dapat pag-usapan sa loob ng civil hindi magkakaroon ng collective bargaining agreement. Islip, nagpapakita siya na hindi na naman niya pasusundin ang mga desisyon na nilalabas ng kabahat-tahatang hukuman. Kahit ito ay naipasok na sa entry of book of judgment ng kapastasang hukuman na inuutusan nga ang Department of Labor para sa mahusay na pag-iimplementa ng mga desisyon ito ng kapastasang hukuman hindi sa usapin namin mga manggagawa sa usapin ng aming retirement benefits. Minsan na nag-schedule ang Department of Labor na magkaroon na ng pag-uusap ang management at ang union. Ngunit ang management na ito, sa halip na sumunod sa desisyon ng Department of Labor, sa imbes na sila ay humarap sa na-schedule ng mandatory conference nito nakaraang March 21, hindi sila sumukot, pagkot ay nagtayo na naman sila ng motion at manifestation upang hindi matuloy ang konferensyang ito. Kaya nga po, nagsagawa kami ng pagkilos na itong nakaraang June 4 at sa pamamagitan ng aming pagigiit sa Department of Labor ay nag-schedule muli siya ng panibagong mandatory conference at yan nga po ay naka-schedule ngayong araw na ito doon mismo sa Department of Labor ngayong alas 2 ng hapon. Kaya nga po, ang management na ito magtatunang hindi sumusunod sa mga desisyon ng Korte Suprema, ginagamit niya ang Department of Labor para maglingkod sa kanyang sariling kapakanan.